Today's video, gagawa ulit tayo ng review. And yes, it's another palette review. And it's gonna be the Catlin, the Morphe X Catlin Lights palette. Yay! It's my first, parang more high-end than local brands eyeshadows na meron ako. So, sobrang happy ako na nakuha ko to. So, hindi ko siya binili. It's a freebie dun sa makeup workshop na inattendan ko last Saturday? Last Monday. So, ayun, freebie siya doon. And nakakatawa kasi nakuha ko siya. So, ayun. Ito yung i-review natin for today. And bibigyan ko lang kayo ng parang quick info about this. So, the Morphe X Catlin The Morphe X Catlin Lights palette retails for $15. So, kung dito, di ko alam kung mga around magkano siya pag binibenta siya dito. But, I think it's limited edition daw. So, sobrang shock for me. So, ayan. And, it's good for 24 months. Ayan siya. Good for 24 months and it has 22.5 grams. So, ipapakita ko sa inyo yung actual palette. So, may pagkulot ako. Minsan na tayo magkulot. So, ayan. So, may bubble wrap pa. May bubble wrap pa siya. So, ayan siya. And I'll give you swatches na lang after. So, ayan siya. Meron lang siyang print ganyan. Morphe X Catlin Lights. And ayan siya. It's cardboard. Cardboard lang siya. So, ito siya. Oh. Woohoo! Ayan. So, yun, sa taas, it's more on neutral colors. And ayan, na-swatch ko na siya. I-insert ko na lang yung clip ng swatches ko. So, ayan. Then, ito, parang medyo more on smoky na. Then, may pop of color din siya dyan. Ang ganda ng pop of color. Ayan siya. Then, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shimmery shades. And yung iba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 or 7 na matte shades. So, ayan siya. So, ito yung review natin for today. So, ginawa ko na yung face makeup ko. So, we'll jump onto the eyeshadow nugget. Okay? Ayan. So, may mga freebie din doon na bamboo brushes. So, ayan lang siya. Ito lang yung mga natira sa akin kasi yung ibang pieces, binili ko na dun sa kumari ko since meron naman ako mga ganun. So, yung tinira ko yung mga ganito. Mga blending brushes and face brushes na maliit. Para kapag nagtitravel ako, meron ako bit-bit na brushes na maliit. So, ito siya. Nakakatuwa yung big blending brush na to. So, ayan. So, first ko na kukunin is this shade. Parang pan-transition lang. Ayan siya. So, hindi siya ganun ka-powdery kapag kinuha sa pan. Yan, pero powdery siya kapag dating na sa brush. So, yan. Yan, sobrang bilis sa paglagay ko ng transition shade kasi sakop na sakop ng brush yung mata ko. And ayan. So, next natin is siguro ito na lang. Yung medyo dark. So, wala ko ng brush. Medyo dark shade. Pero brown. Ayan. And ilalagay ko lang siya sa makeup crease area. So, ayan. And nilagay ko din sa my lower lash yung game brown. Then,
I'm not sure kung anong gagamitin ko kasi yung last look na ginawa ko is I have a pop of color already sa my eyes ko. Pero since yun yung nakakaagaw talaga ng pansin ko, eh yun na lang din yung gagamitin ko. Pero maglalagay muna ako ng light shade dito sa my inner corner. And I will just use my fingers. And let's see. So, kukunin ko lang ulit yung brown kanina. Then, idadarken ko lang yung sa my eyes. Then, maglalagay na ako ng shade na to na may lower lash line. Eyelashes, so you can see kung ano ang itsura nung eyeshadow sa mata ko. So, eto siya. Ayan. Lagyan lang ako ng parang liner dito na konti. Then, nag-tightline ako. And mascara. So, masasabi ko on this palette is it's not bad for $15. Pero, hindi pala ganun ka intensify yung mga colors kagaya na in-expect ko. So, ayan. Expect ka na naman. Tapos, nasaktan ka. Ayan. Never mind. Then, kasi yung shimmer, hindi ko siya na-try. Gamitin ng brush na basa. And, I think naman, okay naman yung pop of color kasi nakikita ko naman yung kulay niya, pero hindi nga lang siya ganon ka-intense. Pero yung mga matte shades, it's okay. Walang problema, kumukulay, the pigment is there. Ayan. And for $15, hindi ka na, it's not bad kasi meron ka ng 15 colors. Then meron kang pang smoky, meron kang neutrals. And ayun, so sulit na sulit ako for $15. And it's limited edition. I don't know if meron ko pa nito sa market ngayon. And ayan. So, I think naman, it's okay to buy. Yun nga lang, itry yung siya na gamitin ng wet. Or itatry ko siya. And I will tell you kung maganda ba siya kapag wet brush yung gamit ko dun sa mga shimmers. Okay? So, ayun na yung aking review for today. And I hope you like it. And if you like it, please don't forget to leave a like and thumbs up button on my screen. And please subscribe if you haven't already. And I will see you on my next video. Bye-bye!
Nom nom. Mam, mam. Mom, mom. Mam, mam. Mm-hmm. Nakain na.